Hello guys! Okay, so happy second anniversary sa atin. So, thank you, thank you, thank you. So, tinignan ko yung channel ko. Nasa 145 subscribers ako. So, thank you very much sa 145 subscribers natin. So, wow. Kung ako kakamali, naalala ko yung first anniversary ko. Nasa 27 subscribers lang ako. Pero sobrang tuwang-tuwa ako. Actually, hindi talaga ako sa quantity ng subscribers. Ako yung tao na na-appreciate ko yung small group. So, though thankful ako kung makaabot tayo ng million, sobrang saya ko niyan. Siyempre, kahit sino naman, lalo na yung mga content creators natin, siyempre, sa kanila importante yung subscribers, yung count. Pero ako yung tao talaga na, it all started with gusto ko lang talaga mapanood yung sarili ko. Ganun lang, hindi for subscribers or for money or actually until now wala akong pera na kukuha sa YouTube. Let me clarify that. Alam niyo naman yan, siguro sa subscriber ko, hindi talaga ako makakuha ni singkong doleng. Talagang ginagawa ko lang to just for, personal. So, ewan ko kung nasabi ko na to sa dati kong vlog, pero yun nga, it all started kasi na-depress nga ako because of sa nangyari sa kapatid ko. Actually, birthday niya 2 days ago, August 13, and namatay siya last week of August. So, yung pag-vlog ko, it all started with him. Depressed ang buong pamilya that time. So, parang yun yung naging isa. Hindi naman siya mismo, pero isa siya sa naging parang outlet ko sa depression. Kung hindi ako kakamali, nag-start ako magluto-luto. Dahil sa pandemic. Then yung nangyari yung sa utol ko, nahinto ako sa pagluluto dahil parang sino bang makakapagluto ng may nangyayaring hindi maganda sa kapatid mo. So, nahinto yung pagluluto ko and yung perfume yung parang nagbalik sa akin ng wala lang, outlet lang. Kasi talagang sobrang down ako noon. Down na down ang buong pamilya ko noon. Lalo na ako, nasa abroad ako. So, parang I feel so helpless sa nung time na yon. So, 2 years ago. So, itong pag-vlog ko ang nakatulong sa akin sa wala lang, isa sa outlet ko. So, ayun. And bakit siya 30 minutes? Baka may iba sa inyo wonder bakit umaabot ng 30 minutes ang isang review. Kasi mag-isa ako dito sa Saudi and wala akong grupo. And kumakain ako, nanonood ako talaga ng, naghanap ako ng 30 minutes ng mga content. Kasi ayoko nung kumakain ako, lipat ako ng lipat. Like yung mga shorts or gusto ko yung dare-derecho. Hindi naman movie, hindi rin series, pero kumbaga yung enough na yung 30 minutes. Yung alam ko dare-derecho lang siya. So, yun yung nakasanayan ko nun. Kada kakain ako, nakatutok lang ako sa YouTube. Then, 30 minutes lagi ang hinahanap ko. So, nung gumawa ko ng sarili kong ganito, vlog, which is for personal lang sana. Hindi ko talaga sana siya i-upload sa YouTube. Parang nasa phone din. Titingnan ko lang sarili ko kung paano ako mag-unbox. And then, hindi ko din sinasadya na napapakwento ko ng, kaya tumatagal. Kasi, yun yung sadya doon. Sadya doon. Na pinapaabot ko siya sa 30 minutes. Kaya minsan, kumbaga sa ini-stretch ko sa mga home arts or sa mga TV, ini-stretch yung segment na yon, 'di ba? Para umabot siya dun sa time na yon. So, ako parang ganun. Kaya siya napapahaba. Ini-stretch ko siya hanggang maging 30 minutes. So, kahit ano na lang sabihin ko, wala lang, para maano ko lang dun sa 30 minutes. So, sa ibang meron kasi ako, hindi ko alam kung subscriber ko siya, pero meron nagko-comment sa akin na wala daw kwenta yung review ko kasi ang dami ko daw kwento. So sabi ko nga,
aware po ako dyan kasi hindi ayun, so hindi ko naman siya, hindi naman ako nagagalit doon sa kanyang critic, pero kasi I understand. So may iba talagang tao na nanonood ng content mo for review, eh yun naman talaga ang pakay nila. Gusto lang nila malaman kung ano yung insights doon sa perfume. Wala naman silang pakialam sa personal mong buhay. So yun. So thankful, thank you na rin po, sir, for that sa ano. Pero hindi ko alam kung babaguhin ko yung aking nakasanayan. Yun nga, personal lang naman ito talaga. Ako lang rin naman ang nanonood. So thankful ako sa mga subscribers na nagsasabi ng mga positive din nila. So thankful. And hanggang ngayon, honestly, walang nag-ano sa akin, kasi namomonitor ko yung subscribers ko. Bihira talaga na may umalis. So from 27 naging 145 subscribers. Thankful. Thank you, thank you, thank you po. Maraming salamat. Like what I've said, ginagawa ko to not for money. Hanggang ngayon, alam ko kailangan mo maka 1,000 views or 1,000 subscribers yata, or 10,000. 1,000 para ma-monetize ka. So hindi ko habol 'yon. If mangyari 'yon, then thankful, pero kung ganito tayo forever, walang problema. This is just for ano lang talaga. Personal. So okay. Ayan, 6 minutes na. So try ko ulit pabilisin. Do magiging 30 minutes to for sure. Kasi mag-aano tayo since second anniversary. Ginawa ko to nung first anniversary ko sa Pinas. Umuwi tayo doon. Ni-recap ko yung collection ko for a year. So try kong isama na lang yan dito. So try ko pa inyong kwento ko dito. So alam niyo na yan kung ano yung ating i-unbox. So again, binili ko siya kung saan ako nagsimula. Kay Rokon Mubarak. Okay, ang binigay niya sa akin, sabi ko, bakit binigay mo sa akin old. Kasi ano to, ito yung dati nilang plastic. Tapos binigay pa sa akin parang gamit na. So anyway, so again, kay Rokon Mubarak sa dito sa Almaiglia. So ayan. So dito ko binili ulit kasi nag-promise ako na sa kanya ko bibilihin yung ipang si second anniversary ko na perfume. So ayan, ginawa ko. So ito na ang ating, wow, ito isa to talaga sa dream ko. Bulgari Pour Homme Extreme. Grabe. Dream ko to siguro sa mga nakakapanood lagi ng aking vlog, lagi ko tong bukang bibig. Kaya sinabi ko, si Bulgari Pour Homme ang ilalagay ko talaga sa aking anniversary na no video or segment or episode. Kasi talagang it all started dito sa perfume na to. So sa mga, ayan, so i-unbox na natin. Alright, so wait, okay, so $4.25. Actually, mahal to sa kahit sa Pinas. Ito, okay. Ito rin sana ang aking i-unbox last year. Ito yon, siya talaga, yung aking napipili or napupusuan nung nasa Pilipinas ako na ipang-anniversary ko, first anniversary na unboxing. Kasi nga, dahil sa kanya ako na-inspire maging collector ng perfume sa kanya, kay Bulgari Pour Homme Extreme talaga. Kaso nung nandun ako, ang available is nasa SM Fairview department store department store, and nagko-cost siya ng 6,000 pesos. So nasa bakasyon ako noon, so medyo tight ang budget, kaya nauwi tayo kay Vervetos Artisan Pure or Pure Artisan, so which is hindi na rin talo. So sabi ko, sige, sa second anniversary ko gagawin. And yun nga, thankfully
nagawa natin. And kay Rokon Mubarak ko pa nabili, which is pinamis ko yun sa kanya. So, 425. So, roughly nasa ano to? 4 or 5,000 pesos. P2. Pero nabili ko lang siya ng 290 real. So, nasa 3,000 plus lang yan. Wala pang 4,000. So, thank you, thank you, thank you, Rokon Mubarak. Ang price niya noon is 390 real. So, ang laki ng binaba niya. Actually, hindi ako naka-discount sa kanya. It just happened. Sinusundan kasi nila yung SRP nila. So, halos magkakamukha yan. So, pag tumaas yung perfume, tataas din sila, pare-parehas. Then, pag bumaba ang value niya, bababa din yung mga value nila. So, magkakaparehas yan doon sa Almaiglia. So, nung nalaman ko na umabot siya ng 310, grinab ko na kaagad. So, pagdating ko doon, na-discountan tayo. So, 290 reals for Bulgari Purom Extreme. So, thankful, thankful, thankful. Talagang sumakto siya sa anniversary ko. So, Rokon Mubarak, thank you. 290. Okay. So, 11 minutes. Bilisan na natin to. Okay. Wow. Umabot ako ng 2 years. Thank you. Okay. So, excited, excited ako dito, guys. Dream ko talaga to. Dream perfume. So, ito yung kanyang packaging presentation. So, ano siya? Parang light gray or wolf gray or ayan, Bulgari, and then yung kanyang logo ng Bulgari, then Purong Extreme. Okay, 100 ml EDT. Okay, so ito yung kanyang gilid, then yung kanyang likod. Okay, Bulgari. Hindi ko alam kung saan siya made, pero may nakikita akong Italy, may London, then New York, and USA. New York, USA. Pero, and then ingredients na. So, hindi ko alam kung saan siya made. Ayun, made in Italy. So, made in Italy, then ito yung kanyang batch code. 01K02K14A. Ayan. So, okay. Wala. Alright. Box presentation. Okay. So, buksan na natin. Wow. Huli ko itong naamoy sa Pinas. Last year. Exactly last year. Sa department store doon. Doon ko lang ito na naamoy ulit. Kasi wala na yata siya sa mga ano eh, wala yata itong aficionado, pero alam ko meron pa rin siya sa ano yun? Doon ako nag-start eh. Sorry guys. Nakalimutan ko na naman. Hindi siya aficionado. Oh my God. Sorry. Ayun. Wow. In 3, 2, 1. Wow. Finally guys. Isa to sa favorite ko, nasa top 5 ko to. Nostalgic talaga sa akin to. 1999 to na launch. And ito ang nag-inspire sa akin sa pabango. Naging favorite kong pabango dahil sa kanya. Guys. Ayan. No, actually, gusto ko na ang pabango. Bata pa lang ako. Grade school. Pero yung nasubukan ko si Bulgari Purom Extreme dahil dun kay ate. Dun ako mas lalong na-involve magpabango ulit. So, high school, college na. Halos college na ako. So, yan. So, familiar ako dito. Kasi ito yung halos for ilang years. Ito yung lagi kong ginagamit. Kasabay ni Lacoste Red or Play and Style and Play. Yeah.
So, aminin natin. Ah, ito. Battle presentation. Sorry, guys. Ayan. Magaan siya. So, yung iconic Bulgari. Purong line. Ayan. Si Swar or Soya. Or Swa. Ganito rin yung kanyang bote. So, okay. So, 01K, 02K, 14A. Okay, tama. And then, yung kanyang bote. A cup. Alam ko plastic to. So, but hindi siya fake. So, magaan lang. Hindi siya made sa glass or ano. Plastic, magaan. Then, yung kanyang atomizer. Alright. So, umuwi na natin. Dito na lang. Familiar ako dito. So, medyo nostalgic to sa akin. Wow. Naamoy ko na naman to. Yeah, tea note. Ito talaga yung maano. Amoy tea. Grabe, parang bumalik ako sa 2000, 2003, 2004, 2005. Ito yung pabango ko lagi. College, tsaka yung nag-OJT ako sa ABS-CBN. And then, pumasok ako sa UE. Caloocan. So, 2004, 5, 6, 7. Ito yung pabango ko. Ito yung lagi nilang naamoy sa akin. So, ito yung lagi nilang tinatanong. And hindi ko sinasabi ko ano to. Napagkakamal lang eternity. Hindi naman to eternity. Super layo. Pero, sinasabi ko lagi, oo, oh, yun. Pero, ayan. Ito yung aking signature nun. Pero, ang ginagamit ko, hindi original. First time ko nagkaroon ng original na bote. Okay, sorry. Dito ako tumitingin. Ayan. So, first time kong nagkaroon ng original na bote. So, oh, bango. Nakaka-miss. Talagang may meron talagang magic yung ano no, yung perfume. Talagang binabalikan niya doon lalo na pag talagang lalo na kung regalo or basta meron siyang sentimental value sa iyo. Talaga ibabalikan niya doon sa panahon na yon, 'di ba? So, yun yung magic nung perfume. So, wow. Hindi ko na siya maano dahil ito nga yung lagi kong binibili. I mean yung kanyang kopya. So, ano ba yan ako? Sige, mamimili ako ng ita-thumbnail kung ito or ano. So, well, alam ko naman na to. So, binili ko lang siya for nostalgic reasons and para rin sa, syempre, sentimental, may sentimental value siya sa akin. Pinagpipili ako kung siya or si Dior Fahrenheit kasi si Dior Fahrenheit is yung favorite naman ng kapatid ko na nawala na, namaya pa na si Kuya Den. So, it's either ito nga or yon. Kaso sobrang mahal pa rin ni Dior Fahrenheit. So, dito tayo. Green up ko yung chance kasi ang laki nung binaba niya. So, dito na lang. So, siguro for next o next year sa August. Next, August 2024 natin siya i-purchase. Parang tribute ko kay Kuya. So, pag-ipunan natin yan. Ayan, so, Bulgari Purong Extreme. Ayan, so T-note siya and bergamot, citrusy. Isa to sa ano, perfect talaga sa climate sa Philippines. Even dito sa Saudi. Though, syempre, yung iba dito medyo pwedeng sawana. Wait lang, thumbnail na muna pala ako. Okay. Yun nga, sobrang bango. So,
teka nga. Talaga na-miss ko to. Bit na bit ko talaga to dati pa. Ilang years ko tong wow. Lalo na original. So, maano ko rin. Maaano ko yung grabe, ang premium nung ano, ang mamahalin ng amoy. Ito yung citrus na na-appreciate ko. Kasi hindi ako masyadong fan ng citrusy kasi talagang umaasim siya sa akin. Like literal. So hindi ko masyado gusto yung mga ganong amoy. Pero ito yung citrusy nut na opening na nagustuhan ko. Kasi siguro bergamot tsaka tea note. Medyo sumakto siya. And ito yung citrus na gusto ko. Wow. Bango. Wow. Alright. So, naman tayong 9 minutes para mag-recap ng ating second year. So, try natin siyang i-recap. So, wala dito yung aking John Vervitos Pure Artisan. Doon sana tayo mag-i-start. So, yun yung binili natin noong August 2022. Okay? Followed by Hugo Boss. Binili ko siya ng September 2022. Pagbalik ko dito sa Riyadh. So, ito yung pinurchase natin. And then, October, binili naman natin si sino ba yung binili ko? Month of October, binili ko naman si Halloween Man X. Ayan, October 2022. October. And then, November, binili naman natin si Carolina Herrera. Anong pangan nito? Si H-Man. Ayan. So, leather note. Isa sa favorite kong leather note. Ayan. November. And then, December, binili naman natin si Dior Homme Intense. Isa din sa dream perfume ko. So, ayan. Napaka amoy mamahalin. Namiss ko to. Wow. And then, January, binili ko naman si Lanoui de Lom. Ang favorite ni kapatid ni Jeremy. Ayan. Si Cardamom. Wow. Bango. Okay. Ah, wait. Sige. Ito yung, anong sabi ko dito, mabango yung opening, pero ayoko nang maamoy ulit after 10 minutes. Ayan. And then, ito is kaamoy ni Versace Eros. So, amoy ano siya sa akin. Unang pumapasok sa akin, hindi kape, which is usually lagi naamoy ng ibang tao. Pero sa akin, ang unang pumapasok sa akin is chocolate na may mint flavor. Kaamoy ni Versace Eros. And then, yes, leather note. Bango-bango ako dito. Wow, bango. Si H-Man. And then, si Dior Homme. Amoy lipstick. And super mukhang amoy mamahalin. And then, ito. Cardamom note. YSL. Lano with it on. Favorite ni kapatid ni Jeremy Fragrance. Yan. Okay, so January, February, February, Narciso Rodriguez. Ito yung, ang naalala ko sa kanya, yung nung naamoy ko siya, siya yung naglilinger sa hangin and gustong gusto ko yung pagka-powdery niya. So, powdery iris note to. Wow, bango. And ito nga pala, hindi ko siya na ano update. Nung sumakay ako sa bus dito, kasi may Riyadh bus dito, talagang tinanong ako nung bus driver ano daw yung perfume ko and ito yung gamit ko noon. So, tinanong niya and then sinabi ko naman yung totoo. So, sabi ko, ayan, ito yung picture. Gustong gusto daw niya yung amoy.
Yan. So, powdery pero alam niyang lalaki pa rin yung gumagamit. So, highly recommended. So, February, then March. March, Hawas by Rasasi na sobrang gamit na gamit ko. Ito, parang bubblegum. Lalaki-lalaki. And ito yung, for the first time, lagi ako nakamoy ng boss ko, pero ito yung nag-iisang na compliment siya. Sobrang bangong-bango siya dito yung boss ko. Lagi niya ako nakamoy na nagpapabango every day and paiba-iba, and ito lang yung kanyang na compliment sa akin. Hawas by Rasasi. Kaya yan, gamit na gamit. And ito rin yung marirecommend ko na mag-repurchase kayo kasi nga mura lang siya. Nasa 160 na lang yata siya sa Amazon. So, highly recommended. March. Then April, nag-first time tayo mag-ano ulit, mag-purchase ng apat na pabango. So, nag-start tayo kay Englandwa. So, amoy holy. Bango. Amoy simbahan, amoy mamahaling mansyon. Basta amoy, ano siya, amoy banal. Ayan. Sinasabi lang amoy smells like death. Kasi nga parang amoy, hindi naman. Basta amoy ng mga pare. Kung naamoy nyo, or amoy simbahan, amoy banal ka dito. Ayan. So, April 2023. Ang sumunod sa kanya, wait, nawawala ako. Nine PM by Afnan. So April ko din to. So April 2023, birthday episode. Ayan. And then sumunod sa kanya pangatlo is si Asad by Latafa. Ayan. So, wait. Ito is amoy, kaamoy niya si, so amoy bubblegum. Kaamoy niya si Jean Paul Gaultier Ultra Male. Ayan. So, clubbing scent. Gamit na gamit ko rin to. Isa rin to sa ginagamit ko sa work. Kasi umaamoy siya kahit 3 sprays lang. And then, nabili ko siya ng 100 reals, imagine. Pero ngayon, nasa 200 na siya. So, doble. And then, si Asad. Okay, so, kaamoy niya si Sauvage Elixir. Yan, meron siyang distinct, ano din. Pwede mo itong ipang signature kasi talagang matatandaan ka nila dito. Kasi nga, wala siya masyadong kaamoy. So, pero namimili siya ng panahon sa akin. And, highly suggest ted ko siya sa malamig na panahon. Asad. May Latafa. And then yung aking pang-apat na in-unbox ng birthday episode ko. So April 2024 is Rare Carbon by Afnan. Kasi kaamoy niya yung isa sa dream ko din na gusto ko maging signature scent, which is si Tom Ford of the Leather. So ito yung sinuggest ng mga mostly ng mga content creators sa ating community. So, si Rare Carbon. So, kaamoy niya si Ombre Leather by Tom Ford. So, April 2023, birthday episode. So, April, May. Nasa ba ako ng May? May. Wait. Sorry guys. Nawawala ako. May. Sorry guys, nawala na ako. Yung copy ako nandito sa phone. Sorry guys. Hindi ko na alam. Sorry.
May is Arabian Night. Sige, magbe-base na lang ako sa mga nangyari. So, May, kasi galing akong Al-Ula. So, ito yung binili ko noon, which is supposed to be, bibili ko dapat is si Terre de Hermes dahil nalaman ko si Al-Ula is merong orange farm. Kaso, sobrang mahal niya sa airport. So, dito ko, ito yung binili ko kasi naka 50% siya kay Arabian Wood. So, yung binili ko noon. So, May 2023, Al-Ula. Kaamoy niya si YSLY EDP. And then, sinunod ko nung time na yon ay si Faka. Faka. Tetasa Faka. No, hindi, hindi. Ito yung kaamoy niya, si YSLY EDP. And then, ito is ang kaamoy niya ay si Parfum de Marly. Layton, Percival, or parang ganun. Layton, parang si Layton. Or Percival. Wala na. Nakalimutan ko na. Ayan. And si Kaid Alfersan. Pineapple to. Pero hindi niya kaamoy si Creed. Basaan siya. Amoy pineapple. Para ka natapunan ng pineapple juice. Ganun siya. Ganun ka-pineapple. Ayan. So sila. For May. Sila tatlo. May. And then June. Eternity for Men. Air. Ito yung sinabi ko na dahil kay Kabayan from UAE, sinabi niya na amoy states, panggaling states, or amoy, sabi niya, according to him. So, medyo okay naman kasi amoy fresh. Napaka-safe na ito sa Pilipinas. Kahit ipanligo mo to, tapos sa white t-shirt or light blue na damit. Sobrang, yes. Pang school, pang outing sa mainit na panahon. Yeah. Eternity for Men by CK. Air. Yeah. Then, ang sumunod niya ay si Ana Abiat. Ayan. So, kaamoy naman niya si MFK. Okay. B540. Matamis to. Yes. So, pwede mapagkamala. Nung mga hindi, mga medyo amateur, medyo mapagkakamala niyang pang babae to. Kasi nga, sobrang niyang tamis. Pero, unisex talaga siya. And, nagagamit ko rin siya sa work. So, ito. And then, si Opulent. Blue Oud Latafa. Ayan. Opulent. Actually, sa lahat ng collection ko, siya yung medyo least. Kung last year, ang pinaka-list ko ay si Versace Blue Jeans, ang for this year naman, currently, siya yung pinaka-list kasi amoy na amoy, ano siya, yung literal amoy Arabo, which is hindi bagay sa aking karakter. Kasi talagang Asian ako, medyo ano ko, more on fresh, blue. Pero yung Arab, medyo ano to, bagay ito sa mga, kung sa Pinoy, siguro kung malaking tao ka, ma-appreciate to. Ito yung pinaka-Arabic sa akin. Honestly, lahat. Oo, parang ito lang yung Arabic talaga yung amoy. So, pero okay din. Okay din. Ayan, so, for June, itong tatlo. And then, for July, Terre de Hermes. Ayan. Isa rin to sa, ano ko, dream. Maraming hindi to gusto. Kasi nga, medyo mature daw yung amoy. Pero, surprisingly, sa akin, sobrang gustong-gusto ko siya. Kasi nga, naamoy ko to sa aking ka-office mate. And sobrang doon ko siya na-appreciate doon sa ibang tao. And then,
nung ginamit ko siya ulit, doon ko na siya, yun nga, na-appreciate. So, Thirdly Hermes, orange scent, blood orange, as in piercing, ano siya, tagang matapang na orange, pero ang taas ng ano kasi nito eh, ISO E-Super, so yung muskiness niya, pag humalo na siya sa pawis mo, sa balat mo, sobrang, ako, sa akin, na-appreciate ko yon. So, pwedeng sa iba, hindi. Ayan. Thirdly Hermes. Ano pangalan nito? Ah, Thirdly Hermes. Ayan. And then, lastly, for July, ayun nga, si Amir Al-Oud. Ayan. So, kaamoy niya si Replica by the Fireplace. Oo. Pero, hindi ko siya na-appreciate ngayon. Appreciate ko to siguro later, mga pag nagtaglamig na. So, ayan. And then, lastly, ayan, for August, which is ang ating anniversary episode. Ayan. So, ang ating feature is si Bulgari Pour Homme Extreme, which is isa sa dream ko. Napaka-nostalgic na ito. It all started sa kanya. Ayan. So, for August 2023. Ayan. So, second year episode. Ayan. Unbox. Na-unbox natin. So, hey guys. Ayan, so lumagpas tayo ng 30 minutes. So, ayan, 36 minutes. So, i-close natin siya sa 37 minutes. So, ayan. Ayan. Pumili nga rin pala ako ng bago kong lalagyan kasi hindi na siya kasa. So, okay guys. So, see you soon and sana, looking forward for third year. So, thank you very much sa aking 145 subscribers. Thank you. And, yeah. God bless. Bye, guys. Happy anniversary.